Ito si Rudy Rokutan. Alalang-alala ang kanyang pamilya sa Maui, Hawaii, pati na rin sa Ilocos Norte dahil hanggang sa ngayon ay wala silang balita sa kanya. He was supposed to be with his sister, my grandmother, who he's living with. And they got separated because my grandmother tried to get her bag from the garage, but it was already burning down. And from her story, my grandfather rode his truck and went away. And from there, nothing, no new information. Si Ian Rokutan ay nakatira sa Ilocos Norte kasama kanyang mga magulang. Huli niyang nakausap ang kanyang lolo na tinatawag niyang Daddy Opo isang gabi bago ang malaking wildfire na tumupok sa bayan ng Lahaina sa Maui kung saan nakatira ang kanyang lolo. Tumawag umano ang kanyang lolo para batiin siya sa kanyang graduation. They've tried reaching out to Red Cross, to different evacuation sites, to they've reported to the police but to no avail. After 5 days, my grandfather is still missing. Ang lolo ni Ian ay isa lamang sa 1,300 mga kataong hindi pa rin mahanap matapos sa mga wildfires sa Maui. Samantala, 9 na membro ng isang pamilya Pilipino ang nawawala sa Maui. Ang mag-asawang Adela at Joel Villegas, ang kanilang mga anak na sina Angelica Baclig at June Marquijano, sina Lydia at Salvador Coloma at ang kanilang pamangkin na si Glenda Yabes, at ang magkapatid na sina Luz Bernabe at Felimon Quijano. As we're doing the search, we've got that search with the known residents through the county maps. Plus, and then on top of that, we've laid the open source information. On top of that, we've got the investigator information. And so we're constantly moving the map to try to figure out and help us identify. And so we're building and we're using the best technology possible. So we're going to get everybody that's unaccounted for to the best of our ability accounted for. 30% pa lang sa mga natupok na lugar sa Lahaina ang nahalughog ng recovery teams. Panalangin ni Ian ay nakaligtas ang kanyang Daddy Opo sa sunog at hindi lang makatawag sa kanila. We know my grandfather, my dad always says that he's a survivalist and like he would do anything that he can to just survive the disaster, right? But then again, if the same thing happened to us, I know my grandfather wouldn't give up on us. So we wouldn't give up on my grandfather as well. Mahigit 100 na ang namatay sa trahedya. Ayon sa mga otoridad, kailangan ng DNA samples mula sa pamilya ng mga nawawalang tao sa Maui. Once we get a positive, we have to contact the family. And then we have to make sure that we give that family that notification. We're obligated to give the family the notification before I can release that. Imagine how painful that's going to be. We're hoping for the best, that he's safe somewhere and that he's with his friends or anywhere safe, that he's just not reported. And we keep thinking about the best case scenario at this point. Para sa anumang impormasyon tungkol sa mga nawawalang Pinoy na ito sa Maui, pakikontak lamang ang American Red Cross. Para sa TFC News, Lena Amadin Thornhill, ABS-CBN News.